may nangutang sa'yo, hindi nagbayad, tinakbuhan ka. Pwedeng hindi mo na makita ito. Pero po pwedeng yung inutang sa'yo, in whatever forms possible, po pwedeng ibalik ng Diyos sa'yo. Pwede kang inargabyado, inargabyadong isa sa pamilya mo. May pinatay sa inyo, eh hindi ka makagante. Kasi mayaman o walang pagkakakilanlan. Pero kilala ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung sino nag-argabyado sa... Anong ng Diyos kung sino pumatay sa mahal mo. At may kapangyarihan siyang ipaghiganti ka sa taong ito. Surang-sura ka na. Sa mister mo, sa miss mo, napaka-irresponsable, pasakit ulo, dinudurog ng anak mo ang puso mo, napaka-selfish ng kapatid mo, lahat na ng pagtitiis ginawa mo, para hanggang doon na lamang talaga ang taong ito, pero hindi sa Diyos. O pwede pa niyang baguhin ang taong ito, o pwede ka niyang baguhin so much so na mapagtiyasan mo pa ang mga taong ito. Pwede sabihin sa iyo ng doktor, ng pinaka-espesyalista sa kalusugan, 6 months to live ka na lang. Hanggang doon na lang kasi ang pupwede niyang ibigay na tulong sa iyo. Pero ang Diyos pupwede pang-extend ang buhay mo. Pupwede kang iwanan kahit ng anino mo sa madidilim na yugto ng buhay mo, literally and figuratively, pero hindi ang Diyos. I will be always with you until the end of time. Through the valley of darkness, I will be with you, says the Lord. Ang sabi natin lagi, habang may buhay, may pag-asa. So, ibig sabihin ba nun, pagpatay na, wala lang pag-asa? Kung sa sarili natin at sa iba lang tayo aasa, kaya nga habang may buhay, may pag-asa. So, pagpatay na, tegi, wala na. Pero pag ang Diyos ang pinag-uusapan ng ating relasyon sa Kanya, ang ating buong-buong tiwala sa Kanya, kahit kamatayan, pwede magisimula ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sinasabi sa ating unang pagbasa, ang taong nagtitiwala sa kanyang sarili o sa tao o sa mundo ay maitutulad sa isang halaman na tinanim sa ilang, sa disyerto, sa lupang tiga. Tutubo pa rin naman at tutubo kahit paano ang halaman na yan, pero mamamatay din yan. Kung tumubo man, hindi mamumunga. Kung mamunga man, hindi sagana. Bakit? Limitado ang sustansya. Yaan ang taong nagtitiwala sa tao, sa mundo. Pero yung taong nagtitiwala sa Diyos, matutulad sa isang halaman, sa isang puno na nakatanim sa gilid ng batisan. Dumating man ang tagtuyot o tag-init, hindi na pa-buzzer yung puno na yan. Bakit? Matatag pa rin yan, maganda pa rin ang mga bunga niyan, sagana pa rin ang bubunga niyan. Bakit? Dahil unlimited ang sustansya niyan. Kaya nga kapag buong-buo ang pagtitiwala natin sa Diyos, laging may sagot sa anumang tanong, laging may lusot sa anumang gusto, laging may bagong pagkakataon kahit in the face of any hopeless situation, sapagkat hindi nauubusan ng solusyon at paraan ng Panginoon. Hindi nga ba't meron tayong biro kung minsan patungkol sa isang taong mayaman? Maubusan eh kayong bangko, pero hindi yan. Galang, sobrang sigurong yaman nun. Makilala yata sana para makapagtulong sa pagpapagawa ng ating simbahan. Pero biro lang talaga yun. Kasi hindi po pwede mong i-apply sa kahit sino yun. Kahit pa sa pinaka maraming perang bangko sa buong mundo. Maubusan at paubusan yan. Maubusan na maubusan. Kaya, biro lang talaga yan. Pero kanino hindi po pwedeng maging biro yan? Sa Diyos. Ang Diyos kasi ay hindi maubusan lang lahat ng mga bagay, pati paraan ng ating kinakailangan para sa ating kabutihan. Kaya, trust God and not man. Let me end with this. Ang sabi kasi ng Ukrainian president ay sa Russia ito. Kasi nga, binobomba na talaga sila ng walang patid eh. You can destroy our Ukrainian church and cathedrals, but not our strong faith in Ukraine and in God. And that makes Ukraine even more dangerous. Ulitin natin, sabi niya sa Russia, you can destroy our Ukrainian church and cathedral,
but not our faith in Ukraine and belief in God. Again, that makes them even more dangerous. Bakit? Kahit pa hindi sila fully tulungan ng NATO, maging ng Amerika, na nangako talagang ipagtatanggol sila. Kahit sila lang, kahit pa unti-unti nang naubos ang armas nila, kahit pa unti-unti, last man standing lang yung president, hindi susuko yan. Bakit? Sapagkat umaasa sila hindi sa tao, kundi sa Diyos. Ang umaasa sa Diyos, hindi sa tao, hindi pababayaan ng Diyos. Yes! Pupwedeng definitely ay masarop ng Russia ang Ukraine, pupwedeng lahat ng nandiyan ay mga matay, pero hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Hindi ibig sabihin nagtagumpay ang Russia. Siguradong gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang sa kabila ng mga pangit na nangyari o mangyayari ay may maganda pa rin mangyayari sa isa pag hindi pababayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa kanila, sa kanya totally. Maisegue natin sa ating gospel reading. Hindi napunta yung mahirap na tatad ng sugat sa langit dahil sa siya'y mahirap at tatad lang ng sugat. Hindi. Hindi siya napunta ng langit dahil lang doon. Hindi automatic yon. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang hirap at mga sugat-sugat, hindi siya gumawa ng mali. Hindi niya pinagtangkaan yung mayaman, hindi niya ninakawan yung mayaman, andun lang siya, bahala yung mayaman kung bibigyan siya. Ni hindi niya naisip patungkol sa mayaman ang sungit-sungit mo. Bahala na ang Diyos sa'yo. Parusahan ka sana, makarma ka sana. Yes. Yun ang dahilan kung bakit siya napunta ng langit. Hindi dahil siya'y mahirap. Hindi dahil siya'y tagtad ng sugat. Napunta siya ng langit sapagkat sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya gumawa ng masama. Bakit? Sino ang taong makagagawa nun? Ang taong ang trust ay nasa Panginoon.